Sa umaga pong ito ay magbi-break tayo sa pag-aaral sa Book of Revelation. Siguro hindi ko naman tinatanong kayo, no, pero palagay ko yung iba sa inyo baka kinakailangan ding mag-break sa isip niyo dun sa medyo mahirap na pinagdadaanan natin sa Book of Revelation. Although down the stretch na tayo, no? Chapter 90 na tayo. Natapos na natin yung unang bahagi. We will be lapit na tayong matapos doon. Medyo gusto ko rin din sabihin sa inyo mga kapatid, hindi madali na para pag-aralan ng Book of Revelation. I spent 12 hours a week, no, in this very difficult book, no? Kaya medyo gusto ko rin mag-rest sa isip ko dun sa mahirap na pag-aaral. Sa family devotion namin, nagbabasa kami sa Book of Proverbs ngayon. And that explain also why last Sunday afternoon, I spoke about the popular passage in Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Tatatandaan niya, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. And this morning, I want us to consider again some of the passages in this book. And I think I will extend that up to next Sunday and then kung kalooban ng Panginoon, pagpasok ng May, let's go back again to the Book of Revelation and finish it. Okay? So ito ang ating titingnan ngayon. Basahin natin yung mga ilang mga passages na nadaanan namin sa pag-aaral namin sa aming family. Chapter 1. Verses 20 to chapter 2, verse 9. Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Chapter 1, verses 20 to chapter 2, verse 9. Sige, babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ang karunungan ay sumisigaw ng malakas sa lansangan. Kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga pamilihan. Siya'y sumisigaw sa mga panulukan sa pasukan ng mga pintuang bayan, kanyang sinasabi, hanggang kailan o mga walang muwang, kayo'y iibig sa inyong kawalang kaalaman. Hanggang kailan ang mga manunuya ay matutuwa sa panunuya at ang mga hangal ay mamumuhi sa kaalaman. Sa aking saway ay bumaling kayo, narito ibubuhos ko ang aking espiritu sa inyo, ang mga salita ko'y ipapaalam ko sa inyo. Sapagat ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi, iniunat ko ang aking kamay at walang nakinig. At dahil ang lahat kong payo ay winalan ninyo ng saysay at ayaw ninyong tanggapin ang aking saway, ako man ay tatawa sa inyong kapahamakan. Ako'y manunuya kapag ang takot sa inyo ay dumating. Kapag ang takot ay dumating sa inyo na parang bagyo, at ang inyong kapahamakan ay dumating na parang ipo-ipo, kapag ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong mabuti, ngunit hindi na nila ako matatagpuan. Sapagkat kinamuhian nila ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayaw nila ng aking payo, hinamak nila ang lahat kong pagsaway. Kaya't kakainin nila ang bunga ng kanilang sariling lakad at mabubusog sa kanilang sariling mga pakana. Sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam at ang pagsawalang bahala ang sumisira sa hangal. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at papanatag na walang takot sa kasamaan. Chapter 2. Anak ko, kung ang mga salita ko'y iyong tanggapin at ang mga utos ko sa iyo ay iyong pagyayamanin, ikiling mo sa karunungan ang iyong pandinig at sa pag-unawa ang puso mo'y ihilig. Kung ikaw ay sumigaw upang makaalam at itinaas ang iyong tinig upang makaunawa, kung kagaya ng pilak ito'y inyong hahanapin at tulad ng nakatagong kayamanan ito'y inyong sasaliksikin. Kung magkagayoy, ang takot sa Panginoon ay iyong mauunawaan at ang kaalaman sa Diyos ay iyong matatagpuan. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan at sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Pinaglalaanan niya
ang matuwid. Ang magaling na karunungan, siya'y kalasag sa mga lumalakad ng may katapatan upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Verse 9, kung magkagayoy, mauunawaan mo ang katuwiran, ang katarungan at ang katapatan ang bawat mabuting daan. Ito po ang salita ng Panginoon. Somebody has said that proverbs are easier to recognize than to define. Si Bruce Waltke, isang Old Testament scholar ito, no? Sinabi niya, proverbs is a short, witty sayings that gives you a standard by which you might judge your life. Mga maiikling mga salita daw ito na nagsisilbing pamantayan para hatulan mo o husgahan mo ang sarili mong buhay. Ang mga kawikaan ay hindi unique sa Bible. Maraming mga kawikaan kahit nung unang panahon pa. Merong mga kawikaan na isulat na hanggang ngayon ay pwede pa nating mabasa na isinulat sa ng mga Babylonian sa kanilang literature, ng mga Egyptian, ng mga Griego. No, nandoon pa rin yan hanggang ngayon sa kanilang mga literature at makikita yan sa mga museums. At alam ko, pwede rin yan makita maging sa ating Google kung may nag-upload. Now, ayon sa maraming mga scholars, ang mga kawikaan sa Biblia ay hindi naman malayo sa kawikaan na mababasa mo sa ibang mga aklat. Dahil ito sa tinatawag nating common grace. Common grace. Ibig sabihin nun, ang Panginoon ay nagbibigay din ng talino, ng kakayanan, ng skills sa mga pagano, sa mga hindi mananampalataya, at maging sa mga taong masasama. Binibigyan din sila ng talino ng Panginoon. Totoo ba yun? Totoo yun. Eh, di ba, meron nga rin tayong mga tinatawag na Chinese proverbs. Ano ba yung Chinese proverbs? Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Sa Tagalog, bigyan mo daw ang isang tao ng isda at ito ay pakikinabangan niya ng isang araw. Turuan mo siyang mangisda at pakikinabangan niya ito ng habang buhay. Maganda yun, di ba? Hindi mo makikita sa Bible yan. Pero magaganda yung mga ganong klase ng kawikaan. Marami pa akong mga nabasa. Dito sa atin, mga Pilipino, meron din tayong sariling mga kawikaan. Ang di lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paroroonan. Yung iba, ginagawa nilang joke. Ang di lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. No? Sabi nila. Anong ibig sabihin ng salitang ang di lumingon sa pinanggalingan? Di makakarating sa paroroonan. Ibig lang sabihin ng simpleng salita. Isang taong dapat humble at isang taong dapat marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa kanya sa nakaraan. Yun naman ang ibig sabihin niyan. Now, ang biblical proverbs ay unique. Unique ito. Bagamat may similarity siya sa ibang mga proverbs na sa mundo, pero very unique. Why? Because ang layunin nito ay dalhin ang tao sa pagkatakot sa Diyos. Is the purpose is to lead people in the fear of God. And that is godly wisdom. Yun ang tinatawag natin godly wisdom. Kapag ang tao ay nagkaroon ng pagkatakot sa Diyos, ang ibig sabihin ng taong ito ay nagkakaroon ng karunungan ng Diyos. Godly wisdom. Because God makes himself known by giving men in his heart the sense of importance with regards to moral values, order, beauty, and righteousness. Alam nyo, tayong mga tao, kahit na sinong tao, makasalanan, mga pagano, mga walang alam sa salita ng Diyos, alam nyo, meron tayong tinatawag na pagkadama ng ano yung bagay na mahalaga. Di ba? Ano yung maganda? Ano yung moral? Ano yung matuwid? No? Ano yung maayos? Lahat ng tao meron yun. Kahit na yung mga taong medyo mababa lang ang aral nila na naabot. Kahit na yung mga taong nasa liblib na lugar, no, sa mga probinsya, meron yan sila. Now, bakit? Sapagkat ayon sa Romans chapter 2, verse 15, they show that the work of the law is written on their hearts.
while their conscience also bears witness and their conflicting thoughts accuse or even excuse them. Ang ibig sabihin, dito sa puso natin, may nilagay ang Diyos dito na batas. Hindi lang nire-recognize siya ng maraming tao. Pag hindi ka nagbabasa ng Bible, merong may law dito sa puso mo. Bakit mo ginagawa ito at hindi mo ginagawa ito? Bakit ka nagagalit dito at hindi ka nagagalit doon? Di ba? Merong ganun. Bakit? Merong law dito sa puso natin na nagsasabi, nag-a-accuse or even nag-i-excuse sa atin. Ngayon, yung law na yon, hindi siya sapat para maintindihan at maranasan natin ang kaligtasan. Ulitin ko, merong law, meron tayong budhi, pero hindi sapat para maranasan natin ang kaligtasan na biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng kaligtasan ay matatamo lamang sa pagkakaroon ng personal na kaugnayan at pananampalataya kay Kristo na siyang tinatawag din ng Biblia na karunungan ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. And because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us the wisdom from God, righteousness and sanctification and redemption. So ulitin ko, mga kapatid, lahat ng tao ay merong budhi, no? Lahat ng tao merong law dito sa batas na sa puso niya na nilagay ng Diyos para magawa niya yung tama, maiwasan niya yung mali, ma-recognize niya yung kagandahan, ma-recognize niya kung ano yung kaayusan, nandun yan. Hindi lang yan sapat para maligtas ka. Kailangan mong makilala yung wisdom of God na pinadala rito sa mundo, si Jesus Christ. Para makilala, pag nakilala mo siya at nagkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya, yun ang kaligtasan. Now, ang aklat ng kawikaan ay nagdadala sa atin ng karunungan ng Diyos, hindi sa isang abstract na paraan like creation or conscience, kundi yung klarong wisdom ng Panginoon. Yung words of wisdom that will guide us in the way of righteousness. Ito yung wisdom na magtutulak sa atin para kamuhian natin ang kasamaan at ang puso natin ay mapuspos ng takot sa Diyos. Pwede kang maraming alam. Pwede marami kang alam na sayings pero wala kang takot sa Diyos. Ang purpose ng Proverbs, malaman mo itong mga kawikaan na ito para magkaroon ka ng takot sa Diyos. Para mapalapit ka sa Diyos. Kamuhian mo ang kasalanan at lakaran mo ang katuwiran. Now dito sa binasa natin ng mga talata, kapansin-pansin na yung wisdom ay naging personified. Ano ba yung personified? Parang yung wisdom dito parang naging tao na nagsasalita, no? Parang isang klase ng tao na may isip, may bibig, no? May mata at may pandinig at naglalakad, pupunta sa kalye. No? Parang tao. Pero hindi siya talaga tao. Nagpersonify lang siya bilang tao. Siya ang karunungan ng Diyos. At ang mensahe na gusto kong sabihin sa inyo ngayon pong magang ito ay ito. Having godly wisdom means we strive to see life from God's perspective. Ito yung mensahe, no, na magsasummarize ng ating pag-aaralan ngayon dito sa binasa natin. Having godly wisdom means we strive to see life from God's perspective. Titingnan natin ano yung ibig sabihin ng buhay sa pananaw ng Diyos. At yun ang godly wisdom. So, dalawang bahagi lang. At I hope na maging mabilis ito. Una, let's consider the invitations of wisdom. And then, secondly, the investigation for wisdom. First, the invitations of wisdom. Now, dito makikita natin ang karunungan ay parang siyang propeta na pumupunta sa lansangan at nangangaral at nag-appeal sa mga tao, no? Humihingi ng nagsusumamo sa mga tao at kasama sa kanyang pagsusumamo ay nagpapahayag siya ng kanyang mga babala. O kaya naman, pwede nating sabihin para siyang town crier. Alam niyo nung unang panahon, may mga town crier
noon, lalo na nung unang panahon, kasi hindi naman katulad sa panahon natin ngayon na meron na tayong media. Eh kumbaga ito yung ang media nung unang panahon ay mga town crier. Ano may nangyayari sa kung may kinakailang ipaalam doon sa buong syudad, merong taga-sigaw, no? May taga-sigaw at yan ang trabaho niya. Kumbaga sa 'di ba sa C80 may adjutant, no, nung araw yung sumisigaw. So adjutant ka ba dati? Ano, Ton? Hindi. Kasi karamihan ng mga adjutant, di naman sila mga magagandang katawan din nun. Ano? Malalaki at matataba. Ano? Parang ganyan. Ano? Kasi dapat malakas ang boses mo eh. Kasi sasabihin, isisigaw mo yung, ano, yung mga pangyayari sa buong, ano, eh, sa buong ta, sa ano, ano? sa buong batalyon. Something like that. So, ganun. Ibig sabihin lang nun, sinasabi niya sa mga tao. Ano, parang nagsusumigaw siya sa lansangan. Ganito daw ang wisdom. Anong ibig sabihin? Hindi ito sikreto. No? Hindi nakatago yung wisdom. Ito'y masusumpungan at maririnig kahit saan. No? Makikita ito sa mga ordinaryong lugar na ang mga tao naroroon, nakatira, ang mga tao nagtatayo ng mga relationship, ang mga tao ay naghuhubog ng kanilang mga skills, nagpe-perform ng kanilang mga tungkulin bilang estudyante, bilang manggagawa, bilang mga magulang, bilang mga leaders, etc. The point is, the wisdom of God is available to all and offered to all. God's wisdom is available to all. And dito, mayroong tatlong kategorya ng mga tao na kung saan ay parabang hinihikayat ng karunungan na makinig sa kanya. Tatlong kategorya ng tao. Basahin natin. Verse 22. How long, O simple ones, will you love being simple? Yan. Unang kategorya. Pangalawa, how long will scoffers delight in their scoffing? And then, and fools hate knowledge. Sa tatlo, tingnan natin. Una, simple. Sino itong simple? Ito yung mga tao na hindi masyadong seryoso sa buhay. Probably, ito yung mga kabataan na medyo papetik-petik lang. Ano? Parang ang interest nila ay sa mga bagay na mabababaw. Kasiyahan, kalayawan. No? Ito yung mga tao na hindi nila nakikita ang kahalagahan ng pangangailangan ng kanilang kaluluwa. Ito yung mga tao na ang gusto lang ay mag-enjoy ng mag-enjoy sa buhay na ito. They are the simple. The scoffers. Sino naman sila? Ito yung mga taong they mock God's wisdom. Kanilang anong tawag? Inuupasala sa malalim na Tagalog. Ano? O nililibak ang karunungan. Binabaliwala ang katotohanan. Ito yung mga taong tulad ng sinabi doon sa 2 Peter chapter 3 verses 3 to 4, knowing this, first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, where is the promise of his coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. So ano sinasabi nila? Ito daw yung mga katulad nito. Oh, ano ba yung mga pinagsasabi nyo na mayroon daw judgment? Ano sinasabi nyo na may darating yung tagapagligtas si Kristo pagdating niya? Yun na ang end of time? Ang tagal-tagal ng sinasabi, wala naman nangyayari. Hindi totoo yan. Huh? Nililibak nila ang karunungan, ang salita ng Diyos, at ang pangako ng Diyos. Tatlo, yung ginamit na fools, ginamit ko rito stupid para lang maging S. No? So, ito yung mga taong they hate knowledge. Galit sila sa karunungan. Medyo manhid sila pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa kabanalan, sa nagmamahal sila sa kadiliman, at sa mga pita ng laman. At ito yung mga taong talagang, kumbaga pwede nating sabihin, ay walang paniniwala sa mga bagay ng Diyos. Walang paniniwala sa mga bagay na matuwid. No? Siguro ito yung mga postmodern people today na ang tingin nila, walang standard of truth.
No? Ang standard, yung gusto mo. Yan ang standard. Kung yan ang gusto mo, huwag mo ipilit sa gusto ko. At kung yung gusto mo, ay sa tingin mo, yan ang standard mo yan. Don't make that my standard too. Sa tingin nila, walang absolute standard. No? Yan ang mga taong yan. Now, ano ang mangyayari kung magpapatuloy sila sa pag-reject sa godly wisdom? Sabi sa verse 26, I will laugh at your calamity. I will mock when terror strikes you. Sige, magpatuloy kayo sa pagtanggi. Anong gagawin ko sa inyo? Ako mismo ang mag... parang sa salitang Tagalog, ako, nasa akin ang huling halakhak. Parang ganun ang sinasabi ng Panginoon. Wisdom will have the last laugh. In verse 28, then they will call upon me, but I will not answer. They will seek me diligently, but will not find me. So dahil binabaliwala nyo ako, binabaliwala nyo ang karunungan ng Diyos, binabaliwala nyo ang aral ng Panginoon, darating ang araw, siguro sasabihin nyo, kailangan ko na nga. No? Tatawag na nga ako sa Diyos, pero hindi na ako makikinig. No? Sasaraduhan ko na ang tenga para sa inyo. Hindi na ninyo ako masusumpungan pa. Ibig sabihin, wala ka ng opportunity. Pero, doon sa mga taong nakikinig, ito naman sinabi niya sa verse 33, but whoever listens to me will dwell secure and will be at ease without dread of disaster. Ang nakikinig sa salita, ang nakikinig sa karunungan, ang nakikinig sa payo, hindi makasusumpong ng kapahamakan. Yun ang blessing ng godly wisdom. Anong punto sa atin, mga kapatid? Alam nyo, tayong lahat ay malaya na baliwalain ang utos ng Diyos. Baliwalain at hindi sundin ang kanyang kalooban at ang sundin ay ang idinidikta ng ating mga puso kahit na sa tingin natin hindi ito ang tama. Lahat tayo ay malayang maging arrogante sa katotohanan, maging bingi sa payo ng sinuman. However, darating ang araw na marirealize mo at aaminin mo mali ka. Pero sa araw na yon, huli na. God will no longer hear you. Naalala niyo ba si Haring Saul? Di ba ganyan si Haring Saul? Yung utos ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel, lagi niyang binaviolate. No? Ang sinusunod niya yung kanyang sa tingin niya'y maganda. Di ba naalala niya, may pagkakataon na inutusan siya, lipulin mo lahat ng mga Amalekites. Huwag kang magtitira ng kahit na isa. Ang hari, no? Ang mga babae, ang mga lalaki, mga bata, maging ang kanilang mga hayop. Nilusob ni Saul ang mga Amalekites. No? Pinatay niya ang mga tao. Pero itinira niya yung hari at yung mga baka. No? Kaya nung parating na, sabi ni Samuel, abay naririnig ko mga ugol ng baka. No? Yung pala tinira niya. Siguro nang hinayang siya. Dami nito eh. No? Pwedeng karni norte to. No? Pwedeng, sayang din ang lahat ng ito. Tapos yung hari, tinira niya kasi gusto niya ibandera sa mga tao. Eh, ito mga nagawa ko. No, kita niyo yung hari, oh. Napataob ko. Ayan, ito. Ebidensya. Tinanong ngayon, bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Alam mo, ano bang excuse ni Samuel? Ano yan, ni Saul? Ha? Ano siya? Sabi niya, i-offer ko ang lahat ng ito sa Panginoon. No? Ihahandog ko to sa Panginoon. Anong sabi ni Samuel sa kanya? Obedience is better than sacrifice. Ang issue rito, pagsunod. Hindi rito issue kung meron kang magandang motibo doon sa gagawin mo. Sumunod ka ba? Paulit-ulit yon, paulit-ulit yung ginagawa hanggang dumating ang panahon na umalis na ang presensya ng Diyos kay Saul
Then eventually, na-realize niya yung pangangailangan niya ng Diyos. Pero kahit tumawag siya sa Diyos, hindi na siya pinakikinggan ng Diyos. Malayo na ang Diyos sa kanya. Hindi na tumutugon sa kanya. Ang tinig ng karunungan ay tinig ng Diyos. Mga kapatid, ang tinig ng karunungan ay tinig ng Diyos. At ang Diyos sa bayan ng Israel, sumisigaw siya sa bayan ng Israel. Ang kanyang tinig, pinaririnig niya sa pamamagitan ng mga batas at ng mga propeta. Diba? Sa mga bata na naririto, na nakikinig, kung nasaan man kayo, baka nandun sa taas, no? Gusto kong sabihin sa inyo na kung ang inyong mga godly parents ay nagtuturo sa inyo ng tama at ayon sa salita ng Diyos, tinig din yan ng Diyos sa inyo. Sa church, paano nagsasalita at naririnig ang tinig ng Diyos? Sa pamamagitan ng isang matapat na pangangaral ng salita ng Diyos. Sa mundong madilim at makasalanan, naririnig ba ang tinig ng Diyos? Eh madilim nga ito eh. Naririnig yon sa pamamagitan ng mga lumalabas sa labi ng mga mananampalataya at sa pamamagitan ng buhay na kanilang ipinapakita sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, kayo'y mga ilaw ng sanlibutan at asin ng lupa. Tinig din sila ng Diyos. Mga kaibigan, mga kabataan, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Huwag nating sabihin, saka ko na pag-iisipan ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Tandaan mo ito, darating ang araw, ang panalangin mo ay wala nang makikinig sa iyo. Darating ang araw, ang panalangin mo kahit na ilakas mo pa yan ay para na lang yang isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Walang makikinig at wala nang buhay na maipararating ito. The invitations of wisdom. Let's go to the second heading. The investigations for wisdom. Now, binigyan din natin doon sa ating first heading that wisdom is available and offered to all. But in the second heading, from chapter 2 down, seemingly, wisdom should be searched. Ang karunungan ay dapat hanapin. Ang karunungan ay dapat suriin. Parang ganun ang makikita natin. Parang ito daw ay tulad sa isang kayamanan na nakabaon sa isang bukid. Kinakailang hukayin. Now, note some action words. First, in chapter 2, verse 1a, my son, if you receive my words. That's an action words. If you receive my words. Verse 2, making your ear attentive to wisdom and inclining your heart to understanding. Verse 3b, raise your voice for understanding. Verse 4, if you seek it like a silver and search for it as for hidden treasures. So, ito lang yung mga gusto kong basahin kasi mahaba. Ang point ay thorough investigation of wisdom will result to a wonderful blessings of godly wisdom. There must be a thorough investigation. Yan ang discussion sa ating Sunday school kanina. Diba? Binagyan din na medyo may mahirap na bahagi din sa Bible. Hindi pare-pareho yung, diba? Hindi pare-pareho yung antas ng salita ng Diyos. May madaling intindihin, mayroong medyo mahirap intindihin. Pero nilinaw natin. Hindi ibig sabihin na hindi na mahirap intindihin ay hindi maiintindihan. Kailangan lamang na pag-aralan. Kinakailangan lamang na bigyan ng masusing pag-aaral. Tulad ng Revelation. Madali bang intindihin ang Book of Revelation? Ha? Nakita niyo pumuti ng buhok ko. No? Sa pag-aaral natin sa Book of Revelation. Hindi madali. Pinag-aaralan? Ano? Inuunawa? Hindi ka katulad ng ibang mga aklat. Ang dali-dali mong maintindihan, ano? Ang dali mong makuha.
May mga bahagi talaga na ganon. Pero lahat yan ay pwedeng maintindihan. Kailangan mo lang magtiyaga para makuha mo ang katas ng karunungan. Okay? So yun ang dapat nating tandaan. Thorough investigation will result, no, to the blessing of godly wisdom. Verse 5, then, sabi na, you will understand the fear of the Lord and find knowledge of God. Verse 9, then you will understand righteousness, justice, and equity in every good part. Kita niyo? Ano daw ang mangyayari kapag mayroon tayong Torah investigation? Maiintindihan natin ang takot sa Panginoon, ang katuwiran, ang hustisya, at ang equity, at ang tamang daan. So, in applying this truth, I have two things. First, we need to be active. We need to be active in public and in private means of grace. In public means of grace, yung ibig sabihin nun na yung ginagawa na ng karamihan. Ang ibig sabihin, pag sinabing public means of grace, isang biyaya na tinatamo sa pagtitipo ng iglesia. Tulad ng ginagawa natin ngayon, tulad ng Lord's Supper, no? Tulad ng iba pang mga bagay na ginagawa nating pagtuturo, tulad ng mga Sunday school at many other things. Public means of grace yan. At paalala sa atin sa Hebrews chapter 10 verse 25 hanggang ganito, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ang araw. Alam niyo mga kapatid, sa pagtitipon, ang Diyos ay sinasamba. Ang biyaya, ang presensya ng Diyos ay dumarating. Ang karunungan ng Diyos ay ibinabahagi sa pamamagitan ng exhorting one another. No? Sa pagkakatipon na katulad na ito, kinoconfront ng Diyos yung ating mga budhi. Tinatamaan tayo. Tama ba? Kasi ang salitang tama ay tumatama. Minsan, di mo nga kinakailangang sumigaw. Pag binasa mo ang salita, tumatama talaga. Sapagkat ang salitang tama ay tumatama. Maring nagbibigay tayo ng iba't ibang dahilan kung bakit meron tayong ganitong behavior na ipinapakita sa publiko, pero alam ng Diyos ang puso natin. Maaring nagbibigay tayo ng mga excuses, bakit hindi tayo nakadalo sa pagkakatipon, no? Pero alam ng Diyos kung ano talaga ang totoo. Kung mababaw lang ang dahilan mo o hindi. Sa pagtitipon, tulad ng sinabi ko, God is confronting us. It is our duty to strengthen one another in view of the day of the Lord that is drawing near. And that is the public means of grace. In private means of grace, ano yon? Personal reading, meditation of God's word, personal prayer for grace, mercy, understanding, strength, and discernment. In private means of grace, humihingi tayo ng awa sa Diyos. Panginoong Diyos, bigyan mo naman ako ng karunungan, ng direksyon. Magkaroon ako ng tamang salita. Makausap ko ang tamang tao para sa isang sitwasyon na meron ako o sa isang problema na hinaharap ko o sa isang confusion na meron ako. Sana tamang tao makausap ko. Hindi yung tao na pag nakausap ko, baka lalo akong na-confuse. O Panginoon, bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba. Tulungan mo na malabanan ko ang pagmamataas. Kamuhian ko ang kasalanan. Mahalin ko ang kapatid sa kabila ng kanyang kahinaan. Tulungan mo ako na hindi madaling ma-discourage. Diba, medyo aaminin natin, ano? Minsan maliliit na bagay, nadi-discourage tayo. Diba? Nga, totoo yan. Maliliit na bagay, nadi-discourage tayo.
tulungan mo ako na sa maliliit na bagay, mapagtagumpayan ko yung discouragement. Kasi pag hindi mo napagtagumpayan yung discouragement sa maliliit na bagay, lalo na sa malalaking problema, tulungan mo ako, Panginoon, na hindi maging matalino sa aking sariling paningin. Help me not to be wise in my own eyes. We need to be active. Secondly, we need to be attentive. Now, it means we are always ready and excited and thirsty for wisdom, for instruction, for advice. Sana ganun tayo, no? Ganun ba kayo pagka pupunta rito pag Sunday? Ha? Hindi lang para makita si sister at saka si brother, no? Hindi, excited kayo. Ano kaya ang instruction ng Panginoon sa akin? Ano kaya ang advice na mapapakinggan ko? Kung tayo mayroong growing interest sa kaalaman ng Diyos at sa karunungan ng Diyos, mga kapatid, ulitin ko, hindi ka matutulog kapag ka may nangangaral ng tapat dito sa harapan. Tama ba? Huwag kayong mag-alala, wala akong nakikitang tulog. At wala akong pinatatamaan dahil wala naman ako nakikitang tulog. Baka yung iba talagang sadyang nagko-concentrate lang. Ano? Kasi naalala ko si Kuya Kit nung araw, nandito pa naman lagi sa harapan yun eh, si Kuya Kit. No? Kuya, parang tulog ka kanina nang nagpipreach ako. Ikaw naman, pastor, nagko-concentrate lang. So, di ba? Bakit? Because you're excited for wisdom. You're excited to know God more. Para sa'yo, ito'y isang kayamanan. Hindi ba yung kayamanan iniingatan, inilalagay sa mas secure na lalagyan? Kung ang instruction na tatanggapin natin ay galing doon sa may hawak ng buhay sa natin, you will pay attention to it. Kung ang sasabihin niya ay mga bagay na may kinalalaman sa pangwalang hanggan, hindi doon sa mga bagay na temporal lamang, di ba? You will, what? Give importance to it. Mga kaibigan, mga kapatid, huwag tayong makontento lang sa mga bagay na nalaman natin sa Diyos. Rather, magpunyagi tayong malaman pa ang kanyang kalooban, ang kanyang katangian, ang kanyang pangako, sapagkat habang nakikilala natin siya, nadadagdagan at lumalago ang pagmamahal natin sa kanya. Habang naiintindihan natin ang katangian ng Diyos, lalo tayong humahanga sa Diyos. Habang natututunan natin ang mga daan ng katwiran, lalo tayong nagkakaroon ng takot sa Kanya. Habang nakikita natin ang napakagagandang kayamanan ng salita ng Diyos, nakikita natin kung ano ang mali na dapat nating iwasan at yung tama na dapat nating gawin. Tama? Nabigyan ko kayo ng halimbawa. Mahilig ba kayong magbasa ng mga Aesop's Fable? Isa sa mga Aesop's Fable itong babasahin ko sa inyo. Minsan, mayroong isang leon na may katandaan na. No? Dahil sa kanyang katandaan, hindi na siya, ayaw niya nang maglumabas doon sa kanyang lungga para maghanap ng pagkain. No? Ang ginawa na lang niya, gumawa siya ng isang trick. No? At kunyari may sakit siya lagi. At ipinaalam niya, parang nagbibigay siya ng parang ano tawag nito, in a way nagpepretend siya at gusto niya maging publicly known na mayroon siyang sakit. No? Para malaman ng ibang mga hayop doon sa kanilang kagubatan. Kaya nga, ang ilang mga hayop na nagpahayag ng concern, pumupunta doon sa kanyang lungga. No? Pero anong ginagawa niya? Sinasakmal niya, kinakain niya. Yan ang ginagawa niya. Sinasakmal niya, kinakain niya. Ngayon, minsan napansin nung fox. Ano ba Tagalog ng fox? Hindi lobo, kayo naman, wolf yun. Fox.
Para musang. Sige, musang. Napansin ng fox. Parang nauubos yata yung mga hayop dito ha. At parang napansin ko, parang may, pag dinadalaw nila yung leon na may sakit na nauubos sila. Kaya, para na-discover niya yung trick. May trick na ginagawa ito. Lumapit siya doon sa lungga ng leon at tinanong niya, kamusta ka na? Ano ba nangyayari sa'yo? Sabi niya, may sakit ako eh. No? Kailangan ko ng encouragement. No? Kailangan ko ng tulong. Halika na, may lumapit ka rito at ako iyong kausapin. Sabi niya, teka muna. Napansin ko kasi, maraming bakas na mga hayop na pumasok sa lungga. Pero walang bakas ng paa na mga hayop na lumabas. Kaya hindi ako papasok sa loob ng lungga. Nakita niyo? Ang punto roon ng kwento ay nakita niya yung karunungan, no? At nakita niya, na-discern niya kung ano ang ginagawa ng kasamaan. Pag mayroon tayong wisdom, malalaman mo eh yung truth at saka yung half-truth. Pag meron kang wisdom, malalaman mo yung truth na talagang nagkikumikinang o yung truth na pinabalot lang nun yung kamalian. Yun ang wisdom. Yung bang tinatawag nilang candy coat lang. So, ang ibig kong sabihin mga kapatid, mahalaga na tayo ay babad sa salita ng Diyos. Mahalaga na tayo'y nakikinig sa salita ng Diyos, nag-aaral sa salita ng Diyos, at nakikinig ng payo ng sa mga taong alam nating matured sa salita ng Diyos. Kailangan natin ang mga bagay na ito. We need to know the wisdom of God. And as we watch people who are perishing because they don't have the word, the only conclusion is that they don't have the wisdom from God. Godly wisdom brings life. Ang karunungan ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Hindi lang basta buhay, kundi masaganang buhay. Hindi yung masagana sa pera. Ibig sabihin, kapaki-pakinabang na buhay. Hindi lang kapaki-pakinabang na buhay, kundi ano? Buhay na may kabanalan. Buhay na may katwiran. Hindi lang buhay na may katwiran, kundi buhay na walang hanggan. At ito yung tinatawag nating life in God's perspective. Ang buhay sa pananaw ng Diyos. And let me address yung ating mga kabataan na naririto ngayon. Huwag tayong padaya sa karunungan at ng mundo. Sa pangarap na iniaalok ng mundo, sa youthful desire, yung tinatawag na desire ng isang kabataan. Let us not be deceived by these things. Baka dumating ang araw, you will end up to a place of no return and all regrets will be forevermore. Pakinggan natin, piliin natin, hanapin natin ang karunungan ng Diyos. Dito tayo makasusumpong ng katiyakan, kagalakang pangwalang hanggan sa Panginoon. Sa bagong tipan, ang malinaw, ang karunungan ng Diyos ay nasa Panginoong Jesucristo na nabuhay ng matuwid, na nagsakripisyo para sa katubusan ng mga makasalanan. Siya ang may akda at nagsasakdal ng pananampalataya. Hebrews chapter 12. Verse 2. Hindi ba? At tandaan din natin mga kapatid na kung gusto natin talaga ng karunungan, the starting point is Christ. Christ is the starting point for us to know more of God's wisdom. To progress in God's wisdom. And to finish our course here on earth according to God's wisdom. Let us pray. Marami pong salamat sa mga salita mo na aming napagbulay-bulayan, aming Panginoon, ngayon pong umagang ito. Sulat mo ang mga katotohanan ito sa puso namin.
Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.